kwentong inyong mapapakinggan ay minsan pang hango sa mga tunay na pangyayari. Kung minsan ay may mga nagkokomento na true story daw, pero bakit parang pampelikula? Ito ay sa kadahilanang hindi ko nang pwedeng ibigay sa inyong istorya na ipinadala sa akin ng basta ganun-ganun na lang. Hindi ko ito maaaring ibigay sa inyo sa parang isinulat ng ating mga sender. At alam ng mga nakapagpadala na sa atin ang ibig kong sabihin. Maraming mga dapat na ayusin. At kayo bilang mga masugid kong tagapakinig ay nais kong hainan ng kwentong tiyak na inyong kagigiliwan, na inyong nakikitang malinaw sa mga isipan yung mga isinasaad sa kwento. At tulad ng aking sinasabi, ito ay para sa kaaliwan ng aking mga tagapakinig, kung kaya nga ito ay nakabilang sa kategorya ng entertainment. Kung totoo man o hindi ang mga binabahaging kwento ng ating mga sender, ay nasa inyo na po ang pagpapasya. Ako po ay pawang tagapagsalaysay lamang. At narito na po ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Tawagin na lang natin sa pangalang Mercy ang nagbahagi sa atin ng kwento. Ito ay tungkol sa kanyang naging karanasan noon nang kanyang ipinagbubuntis ang panganay na anak. Halina at atin pong pakinggan. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba nung minsang namalengke sa talipapa na malapit lamang sa inuupahan naming bahay, at makakilala doon ng isang babae. Habang pumipili kasi ako ng aking bibilin, ay may napansin akong isang babae na katulad ko ring namimili. Ang agad kong napuna dito ay yung paraan ng pagkakatitig nito sa akin. Hindi mismo sa akin, kundi sa aking tiyan. Kaya bahagya akong tumalikod na aking iniwasan yung babae. Hanggang sa nagulat na lang ako nang aking marinig ang isang boses ng babae at nagtatanong kung ilang buwan na raw ang aking ipinagbubuntis. Kaya agad akong napalingon at nakita kong nakangiti sa akin yung babae. Para hindi naman ito mabastusan sa akin, ay sumagot ako at sinabing 5 buwan. Tumangutango naman yung babae bilang tanda na kanyang naunawaan ang aking sinabi. Nang makuha ko na ang aking binili, ay iniwan ko na ito at nauna na ako. Nang nasa gulayan na ako, ay bigla ko na lang narinig na muli yung tinig ng babae na tinatanong naman kung taga saan raw ako. At nakita ko itong pumipili na rin sa mga panindang gulay na naroon. Akin namang sinabi kung saan banda yung aming inuupahan. Sabay nagulat ako nang iabot ng babae ang kamay nito at nagpakilala siya sa akin. Siya raw si Magda. Kaya wala na akong nagawa pa kundi ang abutin ito at magpakilala rin. Habang patuloy kaming pumipili ng aming bibiling gulay, ay muli itong nagtanong sa akin kung pang ilan ko na raw yung aking pinagdadalang tao. Kaya sumagot naman ako at sinabing 1 pa lang. Bigla akong nabakas yung lungkot sa kanyang mukha. Pero hindi ako nagtanong, na natili lang akong tahimik hanggang sa marinig ko uli itong magsalita at sinabi na buti pa raw ako. Siya raw kasi ay wala pa ring anak. Hindi ako umimik. Hinayaan ko lang ito.
hanggang sa magpaalam na ako sa kanya at sinabi kong ako ay mauuna na. Madalas ay ako lang ang naiiwan sa aming bahay dahil pumapasok ang mister ko. Isa itong company driver at lagi ng gabi kung umuwi. Kaya yung binibili kong ulam sa tanghali ay hanggang gabi na. At bumibili na rin ako ng kanyang babaunin tuwing umaga. Kinagabihan nung araw na iyon, habang hinihintay ko yung pagdating ng aking asawa, ay nilibang ko na lang muna ang aking sarili sa panonood ng telebisyon. Makaraan ang ilang sandali ay bigla akong nakarinig ng mga sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Kaya mabilis akong tumayo at pinagbuksan iyon sa pag-aakalang dumating na ang mister ko. Pero nagtaka ako nang wala akong makitang naroon. Nang naramdaman ko ay yung lamig ng simoy ng hangin na dumampi sa aking pisngi. Agad kong isinara yung pinto at napaisip ako kung tama nga ba ang aking narinig o guni-guni ko lang iyon. Pero rinig na rinig ko yung pagkatok na iyon sa aming pinto. Nang nakaupo na ako ay itinuon ko na lang muli ang aking atensyon sa aking pinapanood. Nang bigla namang may narinig akong tila mayroong nasa aming bubungan. Unang beses ko yung narinig na mayroong naroon sa itaas. Dahil sa wala naman kaming katabing bahay at malayo ang mga puno sa bubungan ng aming bahay. Kaya wala talaga akong naririnig na kahit pusa na umaakyat doon. At kung sakaling pusa man iyon, ay bakit tila napakabigat ng mga yabag nito? Medyo kinilabutan na ako noong mga oras na iyon. Hininaan ko yung TV. Narinig kong mayroon nga nasa itaas ng bubungan. Kaya sa takot ko ay akin ang isinara yung mga bintana. Nang bigla akong napasigaw sa sobrang gulat. Nang pagsarang pagsara ko ng jealousy ay may nakita akong buhok na naipit doon. Nasa palagay ko ay mula iyon sa itaas. Pagkat wala naman akong nakitang sino man na nasa harapan ng aming bintana ng aking isara iyon. Nabigla ring nawala iyon nang gumalaw. Medyo may kahabaan ang buhok. Kaya naisip kong marahil ay pag-aari iyon ng isang babae. Napaisip ako kung sino naman ang babaeng iyon na may kakayahang bumitin ng patiwari mula sa bubong at gilid ng aming bahay. Pagkat kung iisipin ay parang ganun talaga ang nangyari. Isa ang napatunayan ko nung oras na iyon na hindi nga pusa ang narinig kong nasa aming bubungan. Ngunit ano naman ang ginagawa nun doon? Bigla akong naalaala yung babaeng nakilala ko sa talipapa noong umaga. Si Magda. Naisip ko na baka may kinalaman siya. Pero parang kahit ang sarili ko ay hirap kong mapapaniwala. Sumagi tuloy sa isip ko at napatanong ako kung totoo nga ba ang tungkol sa mga aswang. Dahil yan ang malimit kong naririnig tungkol sa mga taong nagbubuntis. Nanindig ang mga balahibo ko dahil sa mga isiping iyon. Nag-alala akong luba para sa aking anak. Hanggang sa makarinig muli ako ng katok sa aming pinto. Kaya lumapit ako. Pero hindi ko muna iyon binuksan. Sa halip ay tinanong ko muna kung sino iyon
At narinig kong sumagot ang aking asawa na nagtaka pa ito dahil sa hindi ko naman ugali na magtanong muna bago ko buksan yung pinto. Kaya sinabi ko sa kanya ang dahilan. Ngunit hindi naman ito kumbinsido sa aking mga sinabi. Sabi pa niya baka pusa lang. Nang banggitin ko naman ang tungkol sa buhok, ay sinabi niya sa akin na baka may buhok lang daw talagang hinangin at napadpad doon sa may pintana. Pero sinabi kong marami iyon. Nahalata talagang may tao. Pero nagyaya na itong kumain at sinabing wag na lang daw akong mag-isip ng kung ano-ano at baka may stress pa raw ako at maapektuhan pa yung bata. Hindi kasi talaga ito mapaniwalain sa mga kababalagan. Iba rin kasi ang takbo ng utak nito at mga prinsipyo sa buhay. Kaya naghahain na lang ako nang upang makakain na kami. Nang natutulog na kami, ay bakit tila naging balisa ako at hindi mapakali. Nagising ako at medyo nagtaka pa kung bakit bukas ang pinto ng aming kwarto. Natatandaan kong ako ang huling pumasok dahil sa nagligpit pa ako sa kusina. Nauna kasi talagang pumasok sa kwarto at mahiga ang mister ko. Dahil sa pagod talaga ito lagi pagkagaling sa trabaho. At hindi naman maaring lumabas ang mister ko upang magbanyo. Pagkat yung banyo namin ay nasa loob na mismo ng aming kwarto. Maliit lang kasi yung inuupahan naming bahay. Kaya nang gumawa ang asawa kong si Erwin ng dibisyon para sa aming kwarto, ay idinamay na niya yung banyo. Na yung sala naman at kusina ay magkadugtong. Na tanging aparador at kortina naman ang nagsisilbing hati. Kaya tumayo ako upang isara ang pinto. Ngunit mas kinilabutan ako nang makita kong pati yung pinto mismo ng aming bahay ay nakabukas. Na agad kong iginala yung aking paningin sa aming mga kasangkapan. Dahil naisip kong baka napasok na kami na magnanakaw. Pero ni isa sa aming mga gamit ay wala namang nawala. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Pero bigla din akong kinabahan. Dahil sa naisip kong kung hindi yung mga kasangkapan namin ang pakay nung pumasok na iyon sa amin ay ano. At kung hindi iyon magnanakaw, napahawak na lang ako sa aking noo. Biglang lumakas ang kabog ng aking dibdib. Hindi ko naginising pa si Erwin at akin na lang isinarang mabuti yung pinto. Nang nakabalik na ako sa aming kwarto, ay pilit ko pa rin binabalikan yung mga oras bago pumasok sa kwarto at natulog. Tandang-tanda ko na aking isinara ng mabuti yung aming pinto. Kaya malamang ay hindi iyon doon dumaan. Baka sa puwang sa pagitan ng pader at bubong. Pero naisip ko ring pusa lamang ang makagagawang makapasok doon. Hanggang sa nakatulugan ko na lang yung aking ginagawang pag-iisip. Nang sumunod na araw ay namalengke akong uli. Wala pa kasi kaming rep noong mga panahon na iyon. Kung kaya sa araw-araw ay obligado akong mamalengke. Dahil iniiwasan ko rin na kami ay mapanisan ng pagkain pagkat sayang. Kailangan pa naman namin magtipid para sa nalalapit kong panganganak. Nang bigla ko na namang marinig ang pamilyar na tinig na iyon. At kanya akong binati, si Magda. At nagkita na naman kami. Nakaramdam ako ng pangamba. Hindi maganda ang kutob ko dito.
Napansin kong may sasabihin pa sana ito pero sinabi ko sa kanya na nagmamadali ako sapagkat kailangan kong makauwi kaagad at tinalikuran ko na ito. Pagdating ko sa bahay ay nakaramdam ako kahit paano ng lungkot sa inasal ko kay Magda. Pero sinabi ko sa aking sarili na kailangan kong gawin iyon para sa kaligtasan ng aking anak. Kinagabihan habang hinihintay ko na dumating si Erwin ay di ko na malayang nakatulog na pala ako. Dala na rin marahil ng pagod na aking naramdaman dahil sa naglaba ako. Nang ako ay magising, pagtayo ko ay bigla akong nagulat nang makita ko ang isang pusang nakapasok na sa aming bahay at nasa tabi lang ito ng inupuan ko. Kinilabutan kagad ako dahil sa itsura noon. Puro itong itim na nambugawing ko ay panandalian pang tumingin sa akin at umangil. Pabilis kong dinampot yung walis tambo na nakasandal sa dingding at akma ko na iyong hampasin nang bigla itong tumakbo palayo sa akin. Ngunit sa halip na lumabas ito ay doon nagpunta sa aming kwarto na lalo ko namang ikinagalit. Kaya mabilis ko itong sinundan at pumasok ako nang bigla na lang nangapal ang aking pakiramdam. Parang namanhit ang buo kong katawan nang makita ko ang isang matandang babae na nagtatayuan ang kanyang puting mga buhok at namumula ang mga mata. Naanimoy naligo ito ng mantika dahil sa nangingintab niyang katawan. Tumalikod akong bigla at wala nang isip-isip na agad kong tinungo ang pintuan ng bahay at lumabas ako. Nakita ko pang sumunod din sa akin yung matanda. Napasigaw ako sa sobrang takot para iyong wala sa sariling katinuan at kanya akong susugurin na nakataas pa ang dalawang kamay na para bang mga ngalmot. Nang bigla ko na lang nakitang nadapa ang matanda paglingon ko at tumakbo ito sa kabilang direksyon palayo sa akin. Nagtaka ako nang makita ko si Magda at may hawak itong latigo na kalaunan. Ay nalaman ko mula sa kanya na iyon pala yung tinatawag na buntot pagi. Mabilis na nakalayo yung matandang babae. Narinig kong sinabi ni Magda na tama umano ang kanyang hinala. Iyon nga ang aswang. Nakita niya umano iyon sa palengke noong nagdaang araw na nakatingin ng masama sa tiyangko. Kung kaya maging siya ay napatingin din. Kaya kanya akong kinausap at ginambala yung ginagawang iyon nung matanda. Iyon din daw kasi ang kanyang pinaghihinalaan na siyang dahilan kung bakit siya nakunan. Malakas umano ang kanyang kutob na kinuha nung matandang iyon ang kanyang anak sa sinapupunan. Nalaman kong malapit lang pala ang bahay noon sa kanila. Ayon pa kay Magda, ito lang ang lagi niyang kausap noon bago siya makunan. Nagising na lang daw siya ng madaling araw na dinudugo na. At nang siya ay masuri, ay wala na ang bata. Laking pasasalamat ko kay Magda noong mga oras na iyon dahil sa tinulungan niya ako. Naglaan talaga siya ng panahon para ipagmalasakit ako at yung aking anak. Kaya nang maipanganak ko ang aming panganay, ay hindi ako nagdalawang isip na kunin siya at ang kanyang asawa bilang pangalawang magulang ng aming anak. Yung matanda naman ayon kay Magda
ay hindi na niya nakita pa kahit minsan doon sa kanila. Duda niya ay nagpakalayo-layo na ito. Ang inyong mapapakinggan ay hango mula sa tunay na mga pangyayari. Ito ay pag-amin at pagtatapat mismo ng ating tagapakinig na nagsalaysay ng kanyang karanasan sa inyo pong lingkod. Ayon kay Lito, hindi niya makakalimutan ang kanyang karanasan at ayaw na niya ito muli pang maranasan. Isang gabi iyon na maliwanag ang buwan nang mapagpasyahan ng kanyang ama na sila ay mamaril ng ibon at manghuli ng mga lamang tubig sa batis na kanilang madadaanan tulad ng hipon, maliit na hito at igat. Pagaman hindi iyon ang akmang pagkakataon pagkat mas mainam gawin iyon kapag madilim. Pero tantsado ng tatay ni Lito kung anong oras maglalaho yung liwanag ng buwan. Dala ang kanilang lalagyan ay sumunod si Lito sa kanyang ama. Tinahak nila ang batis. Binaybay nila iyon na tinitingnan ang bawat puno na kanilang madaraanan. At iniilawan din ng flashlight ang tubig ng batis. Di pa man sila nakakalayo ay nakatatlong ibon na kagad sila. Mas maganda talagang mamaril kapag gabi sapagkat tulog ang mga ito, kaya madali silang matamaan. Si Lito ang madalas na isama ng kanyang ama sa mga ganong uri ng gawain. Dahil sa maliksi ito, matalas din ang pakiramdam at mabilis ang paningin. Mahusay itong mandakma ng hipon. Kahit pangahito at igat na lubang delikado at madulas ay simple lang para kay Lito. Pero iba sa kanilang inaasahan ay mayroon pa pala silang makikitang kakaiba nung gabing iyon. Pagkatapos kasi nilang tuntunin ang batis ay umakyat sila sa isang burol. Pagkat di nila kayang akyatin ang animoy pader na dinadaluyan ng tubig. Bukod kasi sa matarik iyon ay napakadulas pa, kaya iikot sila. At doon na nila nasumpungan yung kakaibang nilalang. Madadaanan kasi nila yung bahay nung tsuhi niya, bali pinsan ito ng kanyang ama, na nang papalapit na sila doon ay natigilan silang bigla ni Mang Nardo. Napinigilan siya nito sa paglakad, kaya nagtaka si Lito at napatingin din kung saan nakatitig ang kanyang ama. At halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Agad niyang naitanong sa sarili kung paanong nakaakyat ang isang aso sa bubong ng bahay na iyon. At napakalaki nito kung iahambing sa mga karaniwang asong kanyang nakikita sa kanyang lugar. Noon pa lamang siya nakakita ng ganon. Hinawakan siya ng kanyang ama sa balikat na hindi pa rin ito inaalis ang pagkakatitig doon sa aso sa bubong. Dahan-dahang bumigat ang kamay nito sa kanyang balikat na pinapayuko siya nito. At tuluyan na silang lumuhod sa damuhan at naggubli sa mga halamang naroon. Pinakiramdaman nila yung aso at naghintay ng tamang pagkakataon kung kailan sila dapat na umaksyon. Nakita nilang tila dumapa ang aso doon sa bubong na akala mo ay tao sa paraan ng pagkakadapa nito. At di nagtagal ay nakita nila na humaba ang tila noon, na wala silang ideya kapwa ng kanyang ama kung ano ang ginagawa nito.
nang bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na pagsigaw. Na tila iyon naman ang naging hudyat para kumilos ang kanyang ama. Nabigla na lamang siyang nakarinig ng putok. Nakaasinta na pala ang kanyang ama simula pa nang makita nitong lumabas ang tila ng aso. At pagkatapos na maiputok ang kanyang dibomba ay sumugod na ito. Na habang tumatakbo ay kanya nang hinugot ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Wala naman nang nagawa pa si Lito kundi ang sumunod sa kanyang ama. Nawala itong anumang hawak na armas. Kaya nang makakita ng baging ay kanya iyong hinawakan at malakas na hinaltak. Narinig nilang nagkagulo na rin sa loob ng bahay. At nagulat siya nang makitang biglang tumalon mula sa bubong yung aso. Napakabilis na mga pangyayari. Na kanya na lamang nakitang nakahiga na ang kanyang ama sa lupa, na nabitawan nito ang kanyang itak. Bagaman may namumuong takot sa kanyang dibdib, ay agad niyang hinampas iyon ng hawak niyang baging. Na nang tumama iyon sa aso ay napalingon ito sa kanya at umangil. Nakita ni Lito ang mahaba at matutulis nitong mga pangil na ilang sandali pa siya nitong tinitigan. Nasa puntong iyon ay naramdaman ni Lito na hindi iyon isang ordinaryong aso. At bigla na lang iyong nanakbo nang maramdamang nagsilabasa na at parating ang mga tao sa loob ng bahay. Mabilis iyong tumakas at tinahak ang masukal na daan papunta sa gubat. Medyo nagulat pa ang Chuin at Chahi ni Lito nang makita silang naroon ng tatay niya. Pati ang kanyang mga pinsan ay nasurpresa. Naabutan pa nilang nakahiga sa lupa si Mang Nardo. Habang nagsisikap na makatayo ang tatay ni Lito, ay napansin nito ang dugong dumadaloy sa binti ng asawa ng kanyang pinsan. Kung kaya, agad niya iyong pinansin. Matapos damputin ni Mang Nardo ang kanyang tumilapong itak, ay pumasok silang lahat sa bahay at kanilang inihiga ang tiyahe ni Lito sa babag. Nagpresenta naman si Mang Nardo na siya na umano ang tatawag ng manggagamot upang matingnan si Mila. Sinabi naman ni Lito na kanyang sasamahan ang ama. At nang hiram ito ng itak sa kanyang tiyuhin, sumama na rin ang panganay na anak nila Aling Mila at Mang Kadyo. Pasikat na ang araw nang makauwi sila Lito sa kanilang bahay ng kanyang ama. Naagapan naman ang ipinagbubuntis ni Aling Mila. Pagdating nila sa bahay ay naabutan nilang balisa at lubang nag-aalala ang nanay ni Lito na si Aling Nimpa. Kaya ipinaliwanag nila kung ano ang nangyari. At napabuntong hininga ito at napabulalas na salamat naman umano at walang nangyaring masama kay Mila at sa sanggol nito. Ang buong akala ni Lito ay iyon na ang una at huling makararana siya ng ganong uri ng pangyayari. Ngunit ang hindi niya alam ay iyon pala ang pasimula ng kanyang buhay na puno ng kababalagan. Pagkat kinagabihan ng araw na iyon, habang kumakain silang mag-anak, ay nakarinig sila ng huni ng isang aswang. At magsasalita pa lamang ang kanyang ama upang kontrahin iyon, ay bigla na lamang namatay ang kanilang ilawan. Kaya nagmamadaling tinungo ni Lito yung tukador kung saan nakapatong yung posporo. Mabilis niyang sinindihan ang lampara
muling nagliwanag ang loob ng kanilang pamamahay. Pinakinggan nilang minsan pa at pinakiramdaman ang aswang. Hindi na nila narinig ang huni noon. Kaya, nagpatuloy na sila sa pagkain. Matapos makapaghapunan, ay nagpahinga lamang silang sandali at pumasok na si Lito sa silid nilang magkakapatid. Nang mga madaling araw, ay nakaramdam siya ng matinding init. Para siyang sinisilaban sa kanyang nararamdaman. Ayon pa sa kanyang paglalarawan, ay para daw siyang nasa pugon. Kaya, nagising siya ng alanganin na hindi niya alam kung anong oras na nung pagkakataon na iyon. Naupo siyang sandali at kanyang pinunasan ang pawis na nagbubutil-butil. Nang magising siyang uli, ay tirik na ang araw. Sabi ng nanay niya, ay paulit-ulit umano siyang ginigising ng kanyang ama. Ngunit hindi siya magising. Magkasama kasi dapat sila ng kanyang amang magtatrabaho sa kanilang bukit noong araw na iyon. Napahawak si Lito sa kanyang ulo. Parang ang bigat ng kanyang pakiramdam. At para siyang tatrangkasuhin. Na para bang walang lakas ang kanyang katawan. Na masakit ang kanyang mga kasukasuan. Kaya nagpaalam siya sa kanyang ina at bumalik na lamang siya sa kanilang silid at muling nahiga. Nakatulog si Lito nang hindi niya namamalayan. Nagkamalay lamang siya nang maramdaman ang pagyugyog sa kanya ng ina. Pagmulat niya ng kanyang mata ay pinababangon siya nito at may pinapainom. Gamot daw iyon upang mawala ang pananakit ng kanyang katawan at para humupa ang kanyang init. Ngunit hindi niya nagustuhan ang lasa noon, kung kaya kanyang naisuka. Pinilit din siyang pakainin ngunit ayaw iyon tanggapin ng kanyang sikmura. Parang ang tanging nais lamang ng kanyang katawan ay ang mamahinga at ang matulog. Di na niya namalayan ang oras. Nakatulog pala siya ng mahimbing. Napamulat siya ng mata nang may tinig na narinig. Napabangon siya at nagpalingalinga. Pilit niya pang inaalam kung saan nagmumula ang naririnig niyang tinig na iyon. Hanggang sa makaramdam na naman siya ng matinding pananakit ng kanyang sikmura at ulo. Lumabas siya ng kanyang silid at dumiretso na sa labas ng kanilang bahay. Napansin niya na parang nag-iba ang kanyang paningin sa mga bagay na kanyang nakikita sa kanyang paligid. Ibang-iba iyon na noon pa lamang niya naranasan sa tanang buhay niya. At ayon pa kay Lito, nang makita niya ang manok sa kanilang kulungan, ay parang rinig na rinig niya ang pagtibok ng puso nito, na parang nakikita na niya iyon ng tagusan sa katawan ng manok. At nakaramdam siya ng matinding pagkauwaw, na para bang tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan, na naging matindi ang kanyang pagnanasa na makuha iyon at mailabas mula sa kulungan. Na gustong gusto na niyang kagatin iyon, na namalayan na lamang niya ang kanyang sarili na hawak-hawak na nga ang manok sa magkabila niyang kamay at kanya na iyong nilalapa para siyang gutom na gutom na nilantakan niyon. Di niya maipaliwanag ang matinding kasabikan
noong mga oras na iyon. Di niya rin alintana ang lansa ng dugo noon, maging ang mga laman loob ng sariwang manok. Halos wala siyang itira sa kawaawang hayop. Kanya pa umanong dinidilaan ang dugong umaagos sa kanyang mga daliri at braso. Nang biglang marinig niyang muli ang tinig na iyon, at tila mayroon na namang ibinubulong. Nagmamadali niyang tinungo ang kusina at dinamputang itak ng kanyang ama na nakasabit. Pumasok siya sa kanilang silid at bigla na namang lumakas ang pagtibok ng kanyang puso nang makita niya ang kanyang mga kapatid na nakahiga, na napatitig siya sa mga ugat na nasa kanilang leg. Parang biglang sumulak ang kanyang dugo. Lumapit siya sa isa niyang kapatid, lumuhod at iniangat nilito ang kanyang hawak na itak. Nang biglang nagkamalay ang kanyang kapatid at napasigaw ito ng ubod lakas nang kanyang makita si Lito. Tumama ang itak sa braso nito. Agad na sumirit ang dugo, na tila ba tuwang-tuwa si Lito nang maamoy ang lansa noon. Papasundan pa sana niya iyon nang bigla siyang nagulat nang may humawak sa kanyang kamay, at narinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang ama na tinatanong siya nito kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit napaatras ito at gulat na gulat nang kanyang lingunin si Lito. Hindi siya makapaniwala sa naging pagbabago ng pisikal na anyo nito. Mabilis na tumakas si Lito at nagmamadaling lumayo. Ilang araw din siyang namalagi sa gubat. Lalong tumindi ang kanyang pagnanasa sa mga sariwang karne at dugo. Napatuloy niyang naririnig ang bulong na iyon at sinasabi sa kanya kung ano ang mga dapat niyang gawin. Kapag nasa katinuan siya at husto ang isip, ay naluluha siya. Naaalala niya kasi ang kanyang ginawa sa nakababatang kapatid, at nakakaramdam din siya ng takot, pagkat marahil ay galit na galit sa kanya ang mga magulang dahil sa kanyang ginawa. Minsan ay naisipan niyang magpakamatay na lang, pero mapalad pa rin siya, pagkat nabigyan siya ng isa pang pagkakataon dahil na rin sa pagmamahal ng kanyang mga kaanak. Hinanap siya ng mga ito at nang masumpungan ay kanilang ipinagamot. Buti na lamang at mahusay ang manggagamot sa kanyang lugar. Hinawaan pala ito ng aswang na kanilang nakita ng kanyang tatay, na nagtanim umano kay Lito ng matinding galit nang maudlot ang masama nitong balak sa sanggol ng kanyang tiyain, at gayon din sa pagkakahampas niya dito ng baging na napakasakit kasi noon para sa mga aswang ayon sa manggagamot na tumingin kay Lito. Tuluyan namang gumaling si Lito, na nawala na rin ang gumugulo sa kanya na bulong. Dito po pansamantala nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming maraming salamat po, at hanggang sa muli.